mga operation. Hindi lamang suspensyon kundi kasong kriminal ang dapat harapin ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Ito ang pahayag ni Pastor Apollo C. Quibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ kaugnay sa malisyosong pahayag ni Raul Manuel laban sa Philippine Army hinggil sa umunoy paghahanda nito sa aerial bombing. Matatandaan na sa isang pahayag, sinabi ni Raul Manuel na sapit ang inilipat ang mga residente sa Montalban, Rizal bilang paghahanda sa aerial bombardment sa komunidad. Ani Pastor, ang pahayag na ito ay pananakot at labag sa batas. He should not only face a suspension, he should face a criminal case because that is against the law what he said. No? Yung pananakot, sa aeroplano mo gawin yan, may bomba dyan, magputok yan, tapos hindi mo pala totoo, mabibilanggo ka, di ba? Kailangan managot si Raul Manuel dito. Mababatid na nakasaad sa anti-bam joke law na ang pagpapakalat ng maling impormasyon o anumang pagbabanta tungkol sa bomba o pampasabog ay may kahatulang parusa na pagkakakulong ng hindi hihigit sa 5 taon o multa na hindi hihigit sa 40,000 pesos. Samantala, pinasaringan naman ng butihing pastor ang pagkwestiyon ni Kabataan Party List Raul Manuel sa isinagawang survey kamakailan ng Pulse Asia kung saan lumalabas na majority ng mga Pilipino ay pabor sa implementasyon ng ROTC sa lahat ng college students. The Filipino people had spoken, Raul Manuel. Huwag ka nang magreklamo dyan. Mahina ang negative na respondent nito na si Raul Manuel. Mahina ang argumento mo. Mas mahal ng mga magulang at mahal ng taong bayan na ang ating kabataan ay pumasok sa ROTC for discipline and love of country. The opposite of that is undiscipline and not love of country. Ibig sabihin, magiging NPA kayo imbis na maging sundalo kayo ng bayan. Kaya talo ka, Raul Manuel. Mag-TikTok ka na lang. Samantala, lumabas sa naturang survey na 78% ng Filipino adults ay nais ibalik ang ROTC. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Daniela Paulite, SMNI News.